Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 3, 2024 at pag-uusapan po natin patuloy ito pong napakalaking balita kahapon hinggil nga po sa impeachment complaint na inihain na sa Kongreso laban po sa ating Vice Presidente na si Pusit. medyo masaya kami kahapon eh, kaya nung nagyaya yung anak ko, pinagbigyan natin. Pero meron akong isang awitin na napakinggan kagabi na baka maaaring maging team song na nitong si Pusit. Alam niyo po yung tinutukoy kong awitin. Sana hindi po tayo ma-copyright dito eh. Pero ipapadinig ko po sa inyo mga tol. Ano, tanggalin na lang natin kapag ka-copyright po ito. Ito po, pakinggan niyo ha. Mali pala ako. Dapat pala ganun, ano? Help me keep my feet back on the ground. Ha? Baka ganun yung mangyari dito kay Sara Duterte. Napakagaling ng jammer na ito mga tol. Hindi po ito performer kagabi. Pero mahusay. Baka performer sa ibang resto po ito eh. Pero yun ang nakikita ko ngayon kay Pusit eh. Help me keep... Ano ba yun? Help me back. Nakalimutan ko eh. Ulitin nga natin pero makaka-copyright tayo rito eh. Andali ah. Ano ba yung title ng awitin na ito? Ano? Andali ah. Sinare ko yan eh. Parang ito yung title niya eh. Yung nasa lyrics mismo. No? Nasa lyrics siya mismo. Oh, sa susunod, ito na ang kakantahin ni Pusit eh. Dito natin yung sinare sa top 1 pala. Oh, tingnan natin. Ito yung title niyan sa pagkakaalam ko. Help me get my feet back on the ground. Ay, nako, ganyan siguro talaga ang mangyayari kinalaunan kay Sara Duterte. Bakit? Sa sobra kasing daming pinagagagawa po niya sa ating bayan, eh, isa lamang po sa anim na basis sa ating constitution for impeachment ang hindi po pumasok sa reklamo dito kay Sara Duterte. Yung lima, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, high crimes, at saka yung isa na hindi ko maalala, pasok lahat ayon kay dating senador Leyla de Lima. Ngayon, ano po ba yung naging kaganapan kahapon? Ito po, balikan po natin, panoorin po natin ang paghahain ng impeachment complaint sa Kamara. Kasama po ng iba't ibang mga grupo, ano? At ito po ay inendorso, particular nito pong si Congressman Sir Danya. Tama ba? Hindi ko matandaan ang pangalan ng kongresista na ito. Anyway, pakinggan po natin. Section, ito po yung mga containments natin. Ito po ng verified complaint. At nandito po yung resolution of endorsement mula sa Aksibayan Party. Masyadong dikit. So, at yung supportan po natin, ito po mga brave and courageous citizens who's making this historic impeachment complaint against the Vice President. Sana po sa pamamagitan ng complaint na ito, maisara na natin yung bangungot na dulot. Ganyan po inilarawan ng kongresistang ito ang ginawa po ni Sara Duterte sa Pilipinas. Bangungot daw po ang dinulot nito sa atin. Ng ating pong Vice President sa taong bayan. Maisara na ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Yes. At 4:30 p.m. today, the Office of the Secretary General received an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Kauna-unahan po sa kasaysayan ng Pilipinas ang pangyayari po na yan.
na ang isang vice presidente nireklamo po for impeachment sa House of Representatives. Kasi kung babalikan po natin ang kasaysayan, ang dating Pangulong Ejercito Estrada, siya po ay na-impeach at umabot sa impeachment trial, pero hindi po ito natapos, nauwi po ito sa pagbaba niya sa pwesto. Ang dating Chief Justice Renato Corona, na-impeach at umabot sa Senado, kinalaunan, nahatulan pong guilty. At ngayon, ano ang kapalaran ni Sara Duterte? Meron pa lamang pong reklamo, didinggin pa po ito sa House of Representatives, at pagkatapos po ng video na ito, re-reactionan din po natin yung paano ba yung proseso ng impeachment. Filed by civil society groups. The House of Representatives is constitutionally mandated to act on any impeachment complaint filed in accordance with the 1987 Philippine Constitution. Pursuant to the Constitution, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation. The Constitution prescribes clear steps to ensure fairness and adherence to the rule of law. Impeachment proceedings are vital to preserve the integrity of the institution and affirming the principle that public officials are accountable. Para tayong nakikinig kay Kuya Cesar. Tapos, ang susunod na awitin na ni Sara Duterte. Ano yung title ng kanta? Help me get my feet back on the ground. Ang lupit nung umaawit. Naalala ko na naman, ano? Ay, nako, mga didi shit. Wala kayong magagawa. Political process lang naman yan. No? After all, that is number games. Sabi ninyo, marami kayo. No, tingnan natin kung saan hahantong yung dami ninyo, mga didi shit. The people they serve. Accordingly, the House of Representatives will proceed with its duties on this matter, strictly adhering to the Constitution, its rules, the principles of due process. The House of Representatives remains committed to conducting the proceedings with transparency, impartiality, and full respect for the rule of law. The constitutional mandate is a vital function of Congress in maintaining public trust in government institutions. We call on all parties to allow the legal process to take its course, ensuring that truth and justice will prevail. Dito natin makikita ngayon, mga tol, na ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi talaga nakikialam sa proseso. Nakiusap lamang siya. At payo nga yun sa appreciation ng isang kongresista na si Gutierrez. Nagpapayo si Pangulong Bongbong Marcos na wala naman kasing mangyayari. Hindi makakatulong yan sa taong bayan. Ganun pa man, kahit presidente si Pangulong Bongbong Marcos, yung proseso, yung umiiral na sistema sa isang demokrasyang bansa, nananaig pa rin sa kasalukuyan. Hindi po siya katulad ni Rodrigo Duterte na kapag sinabi, dapat masusunod. O, kaya, ano ba ang aasahan natin sa mga susunod na araw? Siyempre, sa madaling paliwanag lamang, ang impeachment kasi, dalawang bahagi po ito. Pagre-reklamo sa House of Representatives at kung ito'y tatanggapin, kumbaga, kakakitaan ng probable cause, sapat na basihan, ito po ay aakyat sa hukuman. At ang hukuman, siyempre, ang tatayo para dito ay ang Senado. Yan ang madaling pangunawa po dyan. Pero maganda po yung explainer
nito pong si Edlinggaw, kaya puntahan po natin. Pakinggan po natin ito, mga tol. Ngayong may naghahain na ng impeachment complaint, pag-usapan naman natin ang proseso nito. Ang impeachment proceeding po ay isang mahaba at minsan masalimuot ang proseso at marami pong misconceptions na umiikot dito. Unang-una, importanteng malaman na dalawang magkasunod na proseso po ito. Una po ay ang mismong impeachment ng Kongreso. Sa Article 11 ng Konstitusyon, kailangan po ng one-third vote ng Kongreso para sa isang impeachment. Katumbas po yan ngayon ng 106 votes out of 316. Naku! 106 votes lang pala. Okay na, okay na. Aakit na ito sa Senado. Eh sa dinami-dami ng wilanlanghiya ni Sara sa House of Representatives ng mga kongresista. Partikular, ang kanyang ama na tinawag ang House of Representatives last October 2023, the most rotten institution in the country. O, quote and quote tayo dyan. O, sa tingin nyo, yung mga kongresista na yon, ibabaliwala lamang yung mga pahayag na yon sa kayong mga ginawa nitong si Sara Duterte. Napupuntahan natin mamaya, ah, yung mga articles of impeachment. Minamaliit ito ngayon ng mga DD sheet. Sabi, parang gawa lang daw po ng bata yung articles of impeachment. Pero ito po ang kailangan tandaan. Pag na-impeach ka ng Kongreso, hindi ka pa tanggal sa pwesto. Ang mismong impeachment po ay katumbas lamang ng finding na merong probable cause ang nasabing krimen. Kung sa ordinaryong kasong kriminal, eh parang nasa piskal pa lamang ang kaso at wala po po yan sa husgado. Parang sinabi ng piskal na merong batayan ang kaso pero kailangan pa itong dumaan sa korte. Ngayon, kung makuha ang one-third vote ng Kongreso, dyan pa lamang bubuuin ang articles of impeachment. Kumbaga, yan pa lang ang charge sheet na isasampa ng piskal doon naman sa korte. Paglagpas po ng impeachment ng Kongreso, dyan pa lamang papasok ang impeachment trial ng Senado. Ito na po talaga ang magdedetermina kung ang isang opisyal ay matatanggal sa pwesto. Eh dito, hindi na natin inaasahan na magkakaroon ng conviction. Pero, ang pinakamahalaga kasi sa atin dito, magkaroon ng trial, public trial, na yung mga ebidensya, makikita po natin. Partikular yung mga detalye ng bangko na pag-aari nito pong si Sara Duterte. At pagbabawalan pang manungkulan muli sa gobyerno. Sa konstitusyon, ang lahat po ng mga senador ay magsisilbing hurado at ang Chief Justice ng Korte Suprema magsisilbing presiding officer ng isang impeachment trial para sa presidente o vice-presidente. Ang kailangan para sa conviction ng isang akusado ay two-thirds ng Senado. Meron po tayong 23 senators ngayon kahit kailangan po ng minimum na 16 votes para po sa... O, muli, aalalahanin natin yung kasabihan na what goes around comes around. Parang ito yung plano nila kay Pangulong Bongbong Marcos, eh, di ba? Gloria 2.0, sabi nung inimbitahan na ng NBI kahapon na isang abogado, ang dating sekretary ng PCO na si Attorney Trixie Cruz Angeles, pinadala na rin po siya ng supwena ng NBI regarding po doon sa participation niya sa grave threat na ginawa po nitong si Pusit sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yung Gloria 2.0 na yan, yan yung ninanais nila. I-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mukhang hindi po ganun yung nangyari. Nagkabaligtad at this is karma sa aking paniniwala. Ngayon, puntahan po natin yung mga articles of impeachment na sinasabi po ng mga didishits na parang gawa-gawa lamang daw po ng bata. Ito po ang buod ng articles of impeachment, senior po ng News 5. Pero puntahan po natin yung particulars. Hiramin natin yung post nito pong si Tol Jel Garcia Gaza. First, basahin ko po, ah, for our reference. And historic impeachment case filed against Sara. Complaint alleges culpable violations of the Constitution, graft and corruption, dalawa na, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Lima.
out of 6 ang hindi lamang kasama sa reklamo for impeachment as a basis, eh ito nga pong treason. Alam naman natin, baka kung nasa panahon pa tayo ng gera, eh baka kasama pa pati treason. Alam naman natin, traidor ang mga Duterte. Nais ng mga yan na gawing probinsya ang Pilipinas ng China. In an unprecedented move, an impeachment complaint was filed on Monday against Vice President Sara Duterte at the House of Representatives, citing multiple allegations of grave misconduct and constitutional violations. The complainants, composed of a diverse group of civil society leaders, ito yung sinasabi po natin mga tole, na ang impeachment complaint kahit sa ordinaryong individual pwedeng manggaling, pwede rin naman sa isang kongresista. Pero dito sa nangyari, mga group of individuals ang naghain ng complaint, inendorso lamang ng isang kongresista. Ulitin po natin. The complainants, composed of a diverse group of civil society leaders, former government officials, religious figures, and sectoral representatives, outlined 4 major grounds for impeachment: culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, saka siyempre, yung other high crimes. The complainants were Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, SBD, Father Robert Reyes, Randy De Los Santos, uncle of tukhang victim Kian De Los Santos, Francis Aquino D., Leia Navarro, Silvia Estrada Claudio, Alicia Murphy Sr., Mary Grace Piatos, ay hindi, De Guzman, Mary Grace De Guzman, SFIC, and former Magdalo Representative Gary Alejano, among others. They were accompanied by ML Party List, first nominee, and former Senator Leila De Lima, who acted as the group's spokesperson. Para tuloy ang nangyari, yung ginawa nila kay Leila De Lima, bumabalik sa kanila ngayon. And what is, ano ba yung appropriate word na gusto kong gamitin, hindi ko na maalala. Amazing ngayon para kay Leila De Lima, pero hindi yun yung word eh, ay siya ngayon yung tao na parte na ng grupo na magsasampa ng reklamo dito kay Sara Duterte. Nagkabaliktad ang ikot ng panahon ngayon. Kumbaga, yung gulong umikot. Ang mga Duterte na nasa taas, ngayon unti-unti nang pumapailalim. Si Leila De Lima na nasa baba, unti-unti nang pumapaitaas. The Vice President has reduced public office to platform for violent rhetoric, personal enrichment, enlist o elitist entitlement, and a shield for impunity. Hindi maididin na yan sa mga nakalipas po na panahon, na witness po natin yan. Sabi niya, pupugutan ko ng ulo. Tug! May pagganong-ganong pa siya, di ba? Tapos, PI kayo! Papatayin! O pagka ano, ipapapatay niya rin si Pangulong Bongbong Marcos, saka si First Lady, at saka si Speaker Martin Romualdez. Dagdag pa doon yung mga morbid thinking niya na huhukayin niya raw po yung labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Her actions desecrate our institutions, and her continued grip on power insults every Filipino who stands for good governance and the rule of law. Ayun po yan kay Deles. The impeachment complaint was endorsed by Akbayan Party List lawmaker Percy Sendanya. He said that this is a watershed in the fight for truth, justice, and accountability. Ayon po kay Sendanya, Akbayan joins this fight. We cannot allow public office to be weaponized for corruption, violence, and betrayal of trust. The Filipino people deserve leaders who serve with integrity, not rulers who exploit power for personal gain. De Lima underscored
the significance of the impeachment complaint. Public office is not a throne of privilege. It is a position of trust. Sara Duterte has desecrated that trust with her blatant abuses of power. This impeachment is not just a legal battle, but a moral crusade to restore dignity and decency to public service. The complaint asserted that Vice President Duterte has violated her constitutional oath and engaged in gross misconduct during her tenure, detailing numerous instances of corruption, abuse of power, and dereliction of duty. Ito na po yung mga articles of impeachment na titingnan po ng ating Kongreso sa mga pagkakataong ito at sa mga susunod pang araw. Article 1. Failure to properly account for the 125 million pesos in confidential funds granted to the office of the Vice President in 2022. Article 2. Failure to account for over 650 million pesos in additional confidential and intelligence funds for the OBP and Department of Education in 2023. Article 3. Refusal to attend budget hearings and answer questions regarding the OBP and DepEd budgets, violating the constitutional system of checks and balance. Article 4. Misuse of 2.735 billion pesos in confidential funds during her tenure as Davao City Mayor. Article 5. Attempted to again request confidential funds. I'm sorry. Ulitin ko po ah. Article 5. Attempted to again request 500 million pesos and 150 million pesos of confidential and intelligence funds for the DepEd and the OBP for 2024. Article 6. Left DepEd with 12 billion pesos in disallowances and suspensions. Article 7. Nearly 7 billion pesos in unliquidated cash advances during her time as DepEd Secretary. Article 8. Leaving over 15.4 billion pesos in unutilized funds at DepEd in 2023. Article 9, rig bidding for laptops and other electronic devices in DepEd. Article 10, amassing 111 million in personal accounts and hundreds of millions in joint accounts with their father, Rodrigo Duterte, between 2007 and 2015. And I believe this is one of the most important article dito na dapat makita po ng publiko. Those bank accounts na maaaring pinaglalagakan ng mga amount na binabanggit po dito. Kasi pagdating po sa impeachment trial, sinasabi po ng mga personalidad katulad po nitong si Antonio Trillanes na hindi na po maa-avail pa ng mga Duterte, in particular nitong si Sara Rader, si Sara lamang kasi siya lang naman yung nareklamo rito, yung kanyang rights to secrecy. Ano, yung bank secrecy rights. Pagka dumating na po yan sa isang public trial, bubuklatin po yan. Wala pong magagawa si Sara ayon kay Antonio Trillanes. Article 11, engage in bribery and or unexplained receipt of funds from known drug personalities. Article 12, fail to report and reflect the subject bank deposits as well as her insurance and investment accounts in her statements of assets, liabilities, and net worth. Article 13, illegal practice of law while serving as vice president, violating Article 7, Section 13 of the Constitution. If you remember, nung inihahain po ng ating personnel from the House of Representatives yung transfer order ng Committee on Good Government and Public Accountability to Attorney Zuleika Lopez to Correctional Facilities for Women sa Mandaluyong City, kumadlang po ito si Vice President Sara Duterte and thereat
introduce herself as lawyer of Attorney Zuleika Lopez in violation of the provision of the Constitution. Sapagkat malinaw po ang sinasabi po doon sa section na binanggit natin na ang isang presidente, vice-presidente, cabinet members, and other people mentioned therein while during their incumbency, they could not practice profession, other profession. Si Sarah, bilang isang abogado, nag-engage siya sa pagiging lawyer nito pong si Attorney Zuleika Lopez. O ngayon, ito naman yung mga basihan for betrayal of public trust. Sabi po dito, Article 14, abandoning duties during Super Typhoon Karina, leaving for Germany in the midst of a crisis. Aba, naisingit pa rito yon, yung naka-hood siya. Tapos, sinasabi na nanood daw, ewan ko kung totoo yun ha, nagtatanong tayo, nanood daw ng Taylor Swift concert. Pero wala naman tayo nakitang ebidensya na siya'y nanood nga. Pero malinaw na siya po'y sumama sa isang maisog rally na nananawagan ng pagbibitiw para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos doon po sa Germany. Article 15, failure to condemn Chinese aggression in the West Philippine Sea. Other high crimes, ito naman po. Article 16, direct involvement in extrajudicial killings through the Davao Death Squad during her term as mayor. Article 17, made an implied threat against the president, the members of Congress, the members of the cabinet, and other government functionaries, members of the diplomatic corps, and other guests who intended to attend the third State of the Nation address. Ah, ito yung naalala natin. Sabi niya, designated survivor siya. Article 18, gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor despite access to ample resources. Article 19, enabling and protecting fugitive Pastor Apollo Quiboloy and accused human trafficking and child abuse. Accused of human trafficking and child abuse. Article 20, throwing a tantrum and acting like a spoiled brat when 75 of her security contingent were recalled in spite of still having 35 soldiers and 45 police officers as security contingent. Article 21, unexplained wealth as reflected in her sal ends from 2007 to 2017. Article 22, receipt of substantial funds from drug personalities directly affecting moral fitness to continue serving as BP. Article 23, public meltdown in October 2024 revealing her psychological incapacity and lack of mental fitness to continue holding her office. Article 24, second meltdown in November 24, 2024, admitting having contracted an assassin to kill high-ranking officials including President Marcos and Speaker Romualdez. Sama niyo si First Lady Lisa Marcos dito, di niyo sinama. Should her life be endangered, showing the depths and or extent of her mental incapacity, her depravity and lack of mental fitness to continue holding the office. Yan po yung mga articles of impeachment na titingnan po ngayon ng ating mga kongresista. At pagbobotohan po nila yan kung ito ba ay aakyat sa Senado o hindi. Pero may mga agam-agam ngayon dahil malapit na po ang halalan at baka daw hindi na po ito maasikaso pa. Sabi naman ni Congressman Sir Danya, nakalimutan ko na naman yung kanyang pangalan, balikan nga natin. Sabi po ni Congressman bla bla bla, nasa na siya. Hinahanap ko yung pangalan. Lagi kong nakakalimutan tong kongresista na ito. Anyway, bahala siya kung sino siya. Oh, sabi niya, pagka gusto, may paraan. Oh, pero si Attorney Leila De Lima, ano kaya ang masasabi tungkol po dito? Pakinggan po natin ang interview sa kanya ng Teleradyo. Hi ma, una siguro tanungin namin kayo yung sagot po ninyo, ng grupo po ninyo na
sa kabila ho ng naging pakiusap or mensahe ng presidente sa mga mambabatas na huwag nang mag-file ng impeachment complaint, bakit natuloy pa rin? Eh, yun po ang napag-desisyonan ng grupo ng mga complainants sa kabila ng mga ganong pronouncement ng mga urong-sulong, na mga hindi na ho namin naiintindihan kung ano talaga ang plano ng House of Representatives, ay nag-desisyon po ang grupo na ituloy pa rin. Kasi naniniwala po kami na ito ang paraan para maipakita talaga sa taong bayan na walang sino man ang pwedeng mangibabaw, maging mas mataas sa mga batas, mas mataas. Sa ngayon, yan ang umiiral dahil maayos na Pangulo si President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi umiral yan. Ikaw mismo, Atty. Leyla de Lima, biktima ka ng kawalan po ng hustisya at rule of law and due process during Duterte administration. Sa ating konstitusyon, mas mataas dun sa mga suliranin ng pagpapanagot. Kaya may mga proseso po yan, yung pagpapanagot. So, you know, yung feeling po ng grupo is that we cannot be held po hostage dyan sa uncertainty, dyan sa ambivalence, dyan sa ambiguity ng liderato. Kasi purely ano po ito, initiative po ito ng mga private citizens. They are filing this, yung 17 po na mga signatories to the complaint are filing this in their private and personal capacities as taxpayers, as voters, and as citizens of the Republic of the Philippines. And pinapayagan naman po yan ng ating konstitusyon tsaka ng mga rules ng House of Representatives ukos sa impeachment. A private citizen can file but needs to be endorsed. Isa lang pong mag-endorse na member ng House of Representatives, pwede na po talagang i-file. Opo, pero Senator De Lima, bagamat merong nag-endorse na isang kongresista, alam po natin na ito po ay numbers game. Meron ho ba kayong nakikitang sapat na bilang para umusad ng impeachment complaint laban sa vice-presidente? Ako, kung ako tatanungin, meron ako nakikita dyan. Sinabi na natin kanina, 106 lang ang kailangan na boto sa dinami ng wilang-hilanghiya ng mga Duterte na kongresista. Malamang sa malamang, ang pakikinggan nila ang konsensya, hindi yung pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos. Tsaka, alam niyo mga tol, malakas ang paniniwala ko na naguhugas kamay lang si Pangulong Bongbong Marcos dito. No? Pero, malakas ang paniniwala ko, ulitin ko, na hahayaan niya yan. Hindi niya i-impluensyahan yan. Yung pagsasalita niya na a storm in a teacup describing Sarah as an important, hugas kamay yun. At after all, pagka na-impeach si Sarah Duterte, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so saka, talaga namang this is a numbers game, no? Hindi natin mawawala sa ano talaga yan na ganyan yan ang sinasabi nila, this is a political game. Although yung sa amin po, I mean sa mga group of complainants, ay doon namin tinitingnan tungkol sa batas at tungkol sa set. Totoo naman yan, may nag-comment, mas matindi ang kasong plunder kaysa impeachment. Totoo yan, at hindi po natin pwedeng pagkumparahin ng dalawa dahil magkaiba po yan. Ang plunder is a criminal process, while impeachment is a political process. The intention is to remove her from office para wala nang maging banta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa ating mga Pilipino. Dahil at any time, wag naman sana, God forbid, may mangyari sa Pangulo, we have a pusit president. Oh, that is political process. While the Flander is a criminal process kung saan maaari siya talagang makulong, but it will take years in order for her to be convicted for Flander, taon po ang aabutin yan. Hindi po yan ganun kadali. Sa trial pa lamang, aabutin na ng taon. Sa appeal, aabutin na po ng taon before magkaroon po ng finality, if ever, yung kanyang conviction. Kaya, let us not confer Flander or other criminal offenses na ginawa po nitong si Sarah Duterte. Those criminal offenses allegedly committed by Sarah Duterte
will proceed accordingly at naniniwala ako sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pahayag na ang anumang kriminal na pagtatangka ay kanya pong papalagan. Kaya yung criminal prosecution, certain po yan para po kay Sara Duterte. This impeachment, nasa kamay po yan ng ating Kongreso. Taligang batas na meron pwede, talagang dapat pala... Pwede pong pagsabayin. Magkasabay na nga po ngayon eh. No? Nireklamo na po for impeachment si Sara. At the same time, iniimbestigahan na po yung kanyang criminal offenses allegedly. Butin, may pananagutan yung the second highest official of our land. So, ang ano namin is, yung group of complainants, they decided to file it and then padadaanin sa tamang proseso and let the House of Representatives tackle the articles. Now, about the numbers, then tingnan na lang po natin. Kasi, syempre, well, siguro naman sa House of Representatives, siguro mas higher ang chance dyan na makakuha ng numero. Now, yung tinitingnan ho sa Senado, hindi pa ho natin alam. But we are hoping na kapag makita na yung complaint for impeachment na final at kapag simulan na nila itong tutukan na scrutinize yung mga grounds for impeachment na linagay dyan sa complaint, ay baka naman talaga at yung inaasahan namin na gawin din nila kung ano yung tama. Gawin din nila yung kanilang constitutional duty to uphold the Constitution, particularly the principles of public accountability. Opo. Bali, ano po ang articles of impeachment ninyo na pinangahawakan against the Vice President? Nag-enumerate po ang complaint ng 24 articles. Dami. Now, there are 5 grounds. Actually, kinumbine lang into 4 grounds. But actually, 5 pong grounds yung sinite dun sa complaint for impeachment. Culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Kasama po yan sa mga recognized grounds ng Constitution. 6 kasi ang recognized grounds of for impeachment. Now, isa lang yung hindi nakasama, which is treason. So, paano yan? Kapag ka hindi makalusot sa Senado, anong mangyayari sa impeachment? After a year, pwede ulit-ulitin. Kasi meron pong time frame na sinusunod na kapag kahinainan mo ng impeachment itong mga impeachable officers, 1 year po ang ban for another impeachment complaint. Kaya pwede pong ulitin yon. Ano? 1-2 sawayan hanggang siya nakaupo. Pero wag lamang magsasama sa loob po ng 1 taon. Again, hindi po mahalaga para sa akin ang conviction dito, mga tol. Kasi naniniwala ko na makukonvict ito si Sara sa criminal prosecution. Ang mahalaga lang sa atin ngayon at this time, especially on the coming months, maladlad sa harapan ng publiko ang mga ebidensya para lumantad ito sa mga Pilipino na hindi masyadong active sa politika at makita nila na ganito pala kagarapal ang mga pinagagagawa nitong si Sara. And maybe it will help us na iboto yung nararapat po sa darating po na halalan. Kasi marami pong mga Duterte supporter ang kumakandidato pa rin po sa ngayon na kapag hindi po naladlad dito, baka iboto pa po ng ilang mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga nasa Kongreso, saka mga nasa Senado. No? Dito na natin makikita yung mga bumabalansi lang. Yung mga re-electionist at saka yung mga naghahangad na magkaroon ng posisyon sa Senado, pagka ano ang posisyon nila sa impeachment, automatic, doon na natin makikita kung ang loyalty ba nila para sa bansa o para sa mga Duterte. Ganon din naman dito sa Kongreso. Although may idea na tayo kung sino-sino ang mga yan. Pero maganda yung matuldukan talaga sa pamamagitan po ng pagpabor o hindi nila pagpabor dito po sa impeachment laban kay Sara. And so, for those four or five grounds, ay merong in-enumerate sa complaint na 24 articles na isa-isa. Na ito opo. Po ay titingnan ito dapat ng House of Representatives, ng proper committee, alin dito sa tingin nila yung tama na mga articles
pwede naman kasi nilang, it's either i-adapt nila to lahat, o kaya bawasan nila, o pwede rin nilang dagdagan. Depende na po yan sa pananaw ng majority of the members of the committee. It will be the Committee on Justice yung mag-tackle nito. And kailangan ng a majority vote para maitaas o ma-refer na sa plenary. Dun ho ang makikita po dyan is the resolution for impeachment. Mm. Kung iaano po nila. Kung sa tingin nila may mga basehan talaga ng impeachment, ay gagawa sila ng resolution for impeachment na dapat panigan ng majority of the members of that committee. Opo. So, i-refer nila po yan dun sa plenary. Tapos, sa plenary naman. Isingit na rin natin ito. Merong pambalita na maaaring tanggalan ng lisensya sa baril itong si Sara Duterte. Panoorin po natin ito. For one, yes, I can confirm na meron pong isa pong LTAP holder po si VP Sara po at meron din po mga firearms na nakarehistro under her name po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong baril si Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Gene Fajardo, mayroon itong license to own and possess firearms, subalit tumanggi ang general na sabihin kung anong uri ng LTAP o kung ilang baril ang pag-aari ng pangalawang pangulo. As to the type of license, at I cannot for now reveal kung ano po yung type of license na hawak po niya. But definitely, siya po ay may LTAP at meron pong lisensyang mga baril na nakarehistro under her name. Gayunman, wala aniyang permit to carry firearms outside of residency ni Pizarra. Sa tanong kung pwede ba... Ayon po dito sa balita ng Rappler, ito po ay dated March 1, 2024 and republished March 11, 2024. Si Sara Duterte, accordingly, ay merong 28 na baril. 15 pistol, 2 revolver, 5 rifle at 6 na shotgun ang nakapangalan po kay Sara Duterte. Bang matanggalan ng lisensya ng baril ang pangalawang pangulo, sinabi ni Brigadier General Fajardo na nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at nakabase sa magiging resulta nito kung maaaring makansela ang firearm licenses nito. Let us wait for the completion po ng investigation na sinasagawa po ng CIDG to determine whether or not these cases filed against her will can be used as a ground for possible revocation or cancellation of her LTAP and firearms registration. Meron kasing provision sa batas, yung Republic Act 10591, mga tol. RA 10591. This is the comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito po ay naisabatas noong pong 2013. Naaprobahan po ito May 29 ng dating Pangulong Benigno Aquino. At sa Article 5 po nito, yung mga unlawful acquisition, possession of firearms and ammunition. I could not remember anymore, pero meron pong provision dito sa, eto na, naalala ko na, nakita ko pala. Grounds for revocation. Meron po itong, how many? 10 circumstances na maaaring ang isang holder po ng firearm ay bawian po ng lisensya nito at siyempre at the same time ipasurrender ang pag-aari niyang baril. Like for example, commission of a crime or offense involving the firearm, which is hindi naman nangyari kay Sara Duterte. Conviction of a crime involving moral turpitude or any offense where the penalty carries an imprisonment of more than 6 years. If makonvict itong si Sara Duterte, like for example, sa grave threat, considering na pagpatay yung kanyang ninanais doon at saka in relation to
Cybercrime Prevention Act. Ang pagkakaalam ko bilang dating police at saka criminologist, eh mahigit po sa 6 na taon ng pagkakakulong noon, papasok na sa kanya rito. Pero matagal pa yun eh. Kaya hindi natin alam ngayon kung yung mga kasalukuyan pong kinakaharap ni Sara Duterte ay maaaring maging basihan para po bawiin yung lisensya sa 28 barel ayon sa Rappler na pag-aari po niya. Okay, tuloy po natin ang pakikinig dito sa balita. Malinaw naman aniya nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law ang mga basihan para makantila ang firearm licenses ng isang gun owner. Samantala, sinabi rin ng PNP na posibleng madagdagan pa ang isasampan nilang regla. Balik tayo dito kay Attorney Leila De Lima. Pakinggan po natin patuloy. Kailangan ng boto ng 1/3 para ito ay maging ganap ng impeachment and ganap ng articles na ipapasa naman sa Senado kasi yung Senado ang merong kapangyarihan na i-try and Senator, convict opo, the respondent. Opo, ikaw niyo ay kinakailangan ng 1/3 votes ng lower house. Sabi mo yes. Dun sa report ay more or less mga 103 congressmen ang kinakailangan pong bumoto doon sa impeachment complaint against the Vice President. Siyempre, inaral din siguro ninyo, kakayanin bang makuha yung botong 103 or higit pa? Alam niyo po, ang mga complainants kasi dito are representatives of civil society groups at meron din from certain party lists, no? Pero they again, may I just emphasize na they filed it in their private or personal capacities. Yung parang umaasa kami, umaasa po yung group of complainants na sasang-ayunan ito ng required votes doon sa committee level and pagdating naman po sa floor, sa plenary, ay sasang-ayunan din nung 1/3 of the members. Opo. Senator, assuming na kayo makakuha ng sapat na bilang sa lower house, yung 1/3 votes ng mga congressmen, pero yung timetable ng Congress ngayon, considering na magkakaroon tayo ng 2025 national and local elections, baka hindi maasikaso. Ayan ang malaking katanungan. Well, nasa kanila na sa House of Representatives na yan. Kung gugustuhin talaga po nila, they will make time. And pero, kung gugustuhin nila, and they will make... Alam nyo mga tol, either do or don'ts lang ito eh. No? At pwedeng i-capitalize siya ng mga kongresista, even ng mga senador. Aaralin lang nila yung sentimiento ng taong bayan. Kapag ka nakita nila, which is gano'n naman ang nangyayari ngayon, na marami talagang galit kay Duterte, Sara, at nagnanais talaga na makonvict siya sa impeachment, baka i-capitalize nila yon. Gawin nilang pagkakataon na habang nakaupo dyan, parang nangangampanya na rin sila. Di ba? Kasi pag tayo, di ba? Simple lang naman yung mga tol. Ito, opinion ko lang naman ito. I'm not saying na ganito yung mangyayari. Pero kung ako, senador ako, sitting senator ako ngayon, tapos gusto ko ma-re-elect, tapos nakikita ko sa public na ang sentimiento gustong ma-impeach si Sara, sususug ako sa impeachment conviction. Kasi automatically, makukuha ko yung gusto ng tao. Ay makukuha ko yung boto nila dahil yung gusto nila, sinunod ko. Ganon yung mangyayari dito mga tol. Pero kung talagang marami itong mga Duterte supporter, eh baka hindi ganon yung gawin ng mga senador. Oh, who knows, ha? Yan naman ay observation ko lang. Time to tackle the complaint for impeachment ay kung susundin yung mga periods na nakalagay sa Article 11 of the Constitution na inadapt din doon sa rules of for impeachment ng House of Representatives, ay pwede naman. Kasi may mga fixed period eh. 10 days, 3 days, 60 days, and then another 3 days para mailagay sa plenary. So we're now December, January, February, March, April, May, June, May. So meron pa tayong 6 months before the 2025 elections. And within 6 months, if they follow strictly, those period, kaya. Kakayanin po siguro. O, isa, yes po. Mag-a-adjourn daw, Senator De Lima, by February 7 ang Congress. Bagamat sabi mo nga, baka kung gugustuhin at ilalagay sa agenda or schedule ng Kongreso,
enough pa naman ang time kung gugustuhin talaga. Yes. Mm. Kung gugustuhin ho talaga, they will make time for this. At yun po ang inaasahan ng group of complainants. Okay. Kung gugustuhin, mangyayari. Yun lang yun. And with that, maraming salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na live streaming po natin. But before na pansamantala tayong maghiwa-hiwalay, shout out time sa 1,800 plus na manonood po natin from Facebook and YouTube. Maraming salamat po. At ipapaalala ko lamang sa inyo, baka awitin ito ni Sara Duterte. Kinalauna na. Pakinggan ninyo itong awitin na ito, mga tol. Diba? Help me get my feet back on the ground. Baka yan ang susunod na kakantahin na ni Sarah.